Isa sa pinakamalaking problema sa isang hatchery na pinagdadaanan talaga kada taon, tamaan ng bakterya ang inyong hatchery. Grabe pong napakarami libo-libong fry dito. Sayang effort, but according to Sir Arden, sa buhay ng isang hatchery no, na maghihito ay dumadaan talaga yung itong sitwasyon na ganito. Kaya mag-share po siya ng mga tips kung bakit nangyayari ito at yung mga possible na solusyon para ma-recover. Kami po ay nagpapaking ng fingerling. Sa kadahilan ng aming pong fingerling ay tinamaan po ng sakit. 500,000 up, ganyan. So, pasensya na po doon sa mga buyer ko. Talagang kailangan natin na mag-sakripisyo. Wala naman po may gusto nito. Hindi na po niya minarapat na i-deliver, tinawagan niya po. Ganyan po magmahal ng buyers, ng customers, si Sir Arden, dahil siya na po ang nag-decide na i-delay muna, nag-apologize sa kanyang buyer na i-delay muna, bibigyan ng panibagong batch. At itong mga nandito na 500,000 nakakahinayang, almost 50% na daw po ang namatay. Oh, mawawala, masisira ang tiwala nila. Ang kailangan naman talaga natin pang matagalang hanap buhay. Kaya lahat ng magagawa ko sa buyer ko, ginagawa ko. Kung kinakailangan ko silang bigyan ng libreng fingerling, ginagawa ko yun, sir, para makabawi sila. Kung ikaw ay nagbabalak magkaroon ng hatchery or may hatchery, ito po ay isang situation na talagang nangyayari, na possible mangyari sa'yo. At abangan nyo po ang mga tips na ibabahagi ni Sir Arden dito sa Agri sa Agri. At hindi naman natin alam kung saan nagmula ang sakit. Kung sa tubig peak, sa tubig, sa panahon, o nagkulang ang alaga yung ating tauhan, o nagkulang ako, handong pa rin yung bakterya. Linisin man natin at lagyan natin kung ano-ano mang gamot yan. Hindi mawawala yan. Ano pa yung mga proseso na kailangan mong gawin para ma-recover mo to? At sa 500,000, dun sa proseso na ito, gaano karami ang posible mong ma-recover? Yan. So, eto na po ang isa sa mga kahindik-hindik na pangyayari sa isang hatchery, sir. Sa halip na i-cover natin yung pag-deliver mo, ano nangyari ngayong araw? Kinover natin para nahiulog sa fish pan natin kasi tinamaan siya ng sakit na hindi natin inaasahan. Marami pang masigla. Kisa ibigay natin kay buyer, tayo na magsakripisyo. Kasi unang-una, namumuhunan sila. At siyempre, tiwala sila sa atin. Tapos, pwede naman natin i-deliver sa kanila. Huwag sabihin na may sakit yung hito. Kaya nga lang, nandun yung konsensya natin, malasakit sa ating buyer. Pagkalapag nila, baka mag-collapse. Sayang. Ngayon, kung sila naiinip, pwede naman sila kumuha sa iba. Hindi ko naman pwede silang harangan. Para yung piece pa nila, huwag mabakante na matagal. Ako nga, ito, ilan ang bakante ko? 7. Pero sila yung inuuna ko bago yung piece pang ko. Kaya nga lang, tinamaan yung ating similya. So, nagkahulog yung similya, yung piece pa natin. Ito ngayon. Bakit nyo ito hinulog, sir? Kasi kung hindi natin nahaalisin yan sa hatchery, no? At hindi naman natin alam kung saan nagmula ang sakit. Kung sa tubig peak, sa tubig, sa panahon, o nagkulang yung alaga yung ating tauhan, o nagkulang ako, handong pa rin yung bakterya. Linisin man natin at lagyan natin kung ano-ano mang gamot yan. Hindi mawawala yan. Nandun pa rin ang bakterya na uunti-unting papatayin yung similya natin. So, pinakamaganda, ilagay na natin sa fish pan na kung saan marami makaka-recover pa. At yung konting puhunan, wag ng lahat, konti lang, makabalik pa. Ito, sir, sa nung nabubuhay sila sa 500, may 500 ngayon siguro, wala nang 500 kasi mahalos kalahati na yung namatay eh. Siguro matira na lang dito sa atin, mga 200 na yung buhay pa. So, makarecover na lang yung 100 o 80,000. Okay na ako ron. Oo, papausarin ko na lang ng 2 linggo o 20 days. Then, baka sakaling magla-recovery, mahabol pa natin yung konting puhunan. Kahit hindi totally lahat, wag lang zero. So, kailangan talaga nating trabahuin ng hands-on. Oo. Kailangan ng bilang-bilang to. Ano na talaga to? Estimated na lang. Kasi, medyo malata yung isda. Pero marami pang masigla. Awa naman ng Diyos. May makaka-recover dyan. Hindi ko maiwasan. Lahat ng may hatchery, dinadanas yan. Kaya ang hiling ko po sana, akala po, maunawaan nila ang pag-hatchery, hindi po ganun ka-dali o ka-simple. Kaya sana, maging aral to.
Ako, pag ako nagkipisa, lagi ako may naka-riding fish pan. Kasi nga, itong mga ganitong klase ng sakit, sir, noon, nung araw, madami na rin ako nagamit na gamot. Hindi niya kayang pigilin talaga ng totally. Ang solusyon talaga, ibaba mo sa air pan. Kasi nandun talaga yung natural na ano nila, habitat ng hito. Oxygen yan. Para magka-pina, ano natin, diniliver sa air pan natin, ay may lakas sila kasi kung wala magkakamatay lalo kasi mahina na sila eh. So nilalakyan ko yung hangin. Ayan. So kailangan talaga nating trabahuin ng hands on, oh. 500,000 na 2 weeks old. Oo. Yun na eh, hindi na fry, fingerlings. Fingerling na 'yon. Oo. Medyo malaki-laking halaga at puhunan din ng unang-una puhunan na lagas. Sa ala, ala talaga eh. Mas mainam na yun tayo magsakripisyo. Maghahari muna tayo na maibenta yun para mabawi puhunan. Mas malaki mawawala sa akin pag nausira ang tiwala ng bayan sa atin. So one time na nakabenta ka pero forever mo nang mawawala yun? Oo, mawawala. Masisira ang tiwala nila. Ang kailangan naman talaga natin pang matagalang hanap buhay. Kaya lahat ng magagawa ko sa bayan ko, ginagawa ko. Kung kinakailangan ko silang bigyan ng libreng fingerling, ginagawa ko yun, sir, para makabawi sila. Ano pa yung mga proseso na kailangan mong gawin para ma-recover mo to? At sa 500,000, dun sa proseso na ito, gaano karami ang posible mong ma-recover? Siguro ako, hindi na ako umaase. Kasi yung ibang may buhay pa dyan, may tama na nasakit dyan eh. Siguro doon sa 500, dahil ang nalasag na sa akin, siguro nasa kalahati, natira dyan 250. Mabigyan na lang ako kahit mga 100,000. Okay na ako ron na mahalaga may natira pa rin kaysa zero. Kahit nga 70,000 lang, okay na ako. Itong pan na to, siguro nasa 600 siguro yan, square meter. So kung yan ay 200,000 yung ano, yung totally na nabubuhay pa, hindi naman lahat yan mabubuhay eh. Yung sabi ko nga, kung ano nalang matira, okay na. Pero kung ako maglalagay sa normal na paglalagyan, 100 lang ang ilalagay ko dyan. Yun namang 100 na yon, makakalaki dito, pero pagka gagawin mong grow out yung 100 na yon, kung makabuhay ka ng mga kalahati na lang, pagtatlohin mo na butas para, kasi hanggang lumalaki kumakain ng space yan eh. Yung iba kasi hindi naiintindihan, ba't mo lalagyan na 100,000 yan? Ang sikip-sikip yan. Darating naman yung 20 days, sahatiin mo sila sa tatlo eh. So luluwag na sila. So kumbaga, pausaran lang ang tawag namin dyan. Yung lalim ng tubig niyan, sir, gano'n ka? Siguro hanggang mamaya, siguro hanggang kailangan mapano ko siya hanggang tuhod. Kulang hanggang tuhod kasi sa gitna naman yan, malalim. So sa gilid, kahit sa kalahati lang nung bago dumating sa tuhod, okay na. Hanggang binti lang. Ayan, nakita nyo, lumalangoy na, sisigla na, no? Kaya, yan talagang tunay na the best na gamot. Wala nang iba-iba pandiwara mong dapat gawin. Kasi hanggang nasa hatchery mo yan, nandun nga yung bakterya. Hindi mo maapula yan. Ilang araw yan bago mo makitaan ng... Mga 3 days. Makikita ko na yan. Kasi papakainin ko na yan eh. Mga bukas, pwede ko na silang pakainin eh. Ng hapon. Siguro, meron na eh. Halo-halo na yan kasi hindi ko pa na-sizing. May 1 inch na dyan, may 1/2 inch. So possible magsa-sizing ka na dito? After 15 days. Kailangan ko silang i-sizing kasi sabog yung ano nila eh. Sa pang-recover lang, nilagay nyo na lang. Oo, kailangan makarecover. Recover muna eh, bago yung sizing kasi mabilisan to eh. Hindi over yung isa-sizing mo. May problema na nga isda, mas lalo pang malalasag yan. So yun, possible na 15 days niyo, sir, yan pwede na maging pera uli. Pa pwede. Naka-recover. Naka-recover. Nakuha pwede sa mong, dasal, sa mud pond, natural habitat, pwede pa ulit maging pera. Pa pwede naman. Talagang doon naman patungulhat yan. Hindi mo maibend ang fingerling, tatakbong grow out, magiging pera pa rin. Na mas tataas ang value kasi mas malaki na. Mamumuhuna ka nga lang din ng mas malaki pa. Dahil magpapakain. Okay na rin, sir. Di na rin masama. Hindi na masama. Dahil kita ka pa rin. Sa isang hatchery, ganyan po kaimportante ang may sarili kayong mud pond na katulad na to. Para pagka tinamahan kayo ng mga bakterya at kung ano man para masabi na natin peste sa hatchery na nangyayari, sir, once a year. Minsan hindi. Minsan mas marami pa. Depende rin sa pag-handle ng may hatchery yan. Sa akin, noong una, nung ako eh, hindi sanay, 5 beses akong tinamahan dahil wala akong kaalam. Alam nun. Oo. Wala akong kaalam. Sunod-sunod yun, sir. Pero sa kagustuhan kong mapaganda yung ating pag-aalaga, nagtanong ako sa iba pang veterano, may dumating na mga Koreano,
na naturoan tayo na marami din alam sa isda, nang nag-aral sa Thailand. Saka nagpapasalamat ako sa mga nagturo sa akin na kahit single, hindi ako sinigil yung mga yan. Tapos, kay Sir ng San Miguel, Pampanga, alam ko na nanonood siya, nakikita niya ako, na proud siya sa akin nung nakikita niya yung pagbuhay. Napakarami pong salamat sa inyo. Mm-hmm. So salamat din Sir, kung sino ka man. Alam ni Sir yan. At siya ngayon ay isa sa master mag-iit. Hindi ko nakakalimutan yan. Mga viewers. Hindi ko nakakalimutan yung mga nagturo sa akin na kahit single, hindi ako sino. Kaya naging ano ko, kung may magtatanong sa akin, hindi ako magpapabayad. Kaya masakit din malaman na pagka wala kang pambayad sa mga ibang seminar, hindi ka na ba pwedeng turuan? Matuto. Oo. Para may limitasyon agad. Mm-hmm. Walang pera. Mm-hmm. So ngayon naman Sir, ano yung mga possible scenarios, bakit nangyayari yung mamatayan ka sa hatchery? Unang-una, sa nakikita ko, pwedeng sa panahon niya.